Mga paalala nila para daw tuloy-tuloy lang yung biyahe natin, hindi tayo mga berya. Okay? Maraming salamat, James Velasquez, sa gulat live mula sa SLEX. Para naman sa mga pabiyahe papuntang Norte, alamin natin sitwasyon sa North Luzon Expressway. May live report si Oscar Oida. Oscar? Yes, Igan, dito tayo nakatutok dito sa may traffic control room ng North Luzon Expressway at kung ikukumpara sa unang report natin kanina, wala pa lang tayo masyado nakikita anumang pagbabago sa mga sandali ito ay nananatiling maayos pa naman ang dali ng traffic. Kung magkakaroon man ng build-up mamaya-maya ng konti, inaasahan ito sa may bandang area ng Balintawaka Toll Plaza. Bagamat hindi pa ganun kagrabe ang inaasahan kumpara sa darating na Wednesday at lalo na sa Huwebes Santo kung kailan base sa ng mga comparative study ay bulto-bulto o dumadagsa talaga yung bilang ng mga motorista. Katulad na lamang noong 2009 na dyan sa may Balintawak Toll Plaza, umabot sa 61,361 na sasakyan ang nai-record at mas malaki noong nakaraang taon na umabot naman ng 63,970. Ilan sa mga choke points na binabantayan dito sa may kahabaan ng NLEX ay ang Balintawak, Bukawi at Dau. At dahil nga dyan mula pa kahapon, Igan, ay nagpakalat naman ng mga service center ang Tollways Management Group sa buong kahabaan ng NLEX, maging dyan sa may SCTEX, kung saan dito yung mga kapuso nating masisiraan ay makakaasa ng tulong mekanikal at yung mga kailangan naman ng first aid ay available din dyan. Meron din mga ambulansya at meron pang wifi dun sa mga kailangan ng internet connection at yan ay available mula 7 ng umaga hanggang 9 p.m. para yan sa mga kailangan. At para sa mga hotline numbers naman, para sa mga mangailangan sa may kahabaan ng NLEX, maaaring tumawag sa 580-8910 at para naman sa SCTEX, maaaring tumawag sa 0920-967-2839. Makakaasa naman daw ang publiko na ginagawa ng Tollways Management Corporation ang lahat para maging sapat ang kanilang serbisyo para sa mga kapuso nating babiyahe ngayong Semana Santa. Igan? Maraming salamat, Oscar Oida, nagulat live mula sa NLEX. Kumpanya ng bus na nakabanggaan ang sinasakyang van ng yumaong aktor na si AJ Perez, magsasampa ng motion para questionin ng suspension or suspension order ng LTFRB. Depensa ng Partas Bus Company, hindi nila kasalanan ng aksidente. Narito ang report ni Cedric Castillo. Binalika ng aming team ang kilometer 151 kung saan naganap ang aksidenteng ikinasawi ng batang aktor na si AJ Perez. Sa mismong harap ng restaurant na ito, nagkarambola ang tatlong sasakyan. Patulog na raw ang may-ari ng eatery na si Mang Boy ng mga oras na yon. Dito mismo yung sa may truck, pero sa gitna. Dito lumulusot yung mga sasakyan. May dumating agad na rescue? Mga 30 minutes siguro. 30 minutes? Oo. Matagal-tagal. Dito sa mismong pinangyarihan ng aksidente, kapansin-pansin na bukod sa walang mga ilaw ng poste, ay makitib, hindi sementado at hindi patag itong shoulder na dinaraanan ko. Ayon sa mga investigador, posible raw na hindi nakapag-maneuver papunta rito ang driver ng Partas Bus dahil ilang metro lamang mula rito sa kalsada ay diretso na papunta sa isang bangin. Ayon sa DPWH, wala namang speed limit sa kahabaan ng MacArthur Highway. Ang road widening at maging ang 3 metrong standard na sukat naman ng shoulders, hindi pa raw umaabot sa ilang bahagi ng highway. Pagtagulan, medyo nauunti-unti na ako kan, na-erode yung shoulder namin. So kung saan nawawala si standard. Magkakaroon ng widening this year, pero hindi ko alam kung kailan lang ang bidding. Wala rin daw ilaw sa ilang mga poste. Sabado ng gabi, matapos ang isang show sa Dagupan, Pangasinan, lumarga pabalik sa Maynila, sakay ng van ang grupo ni na Perez. Bukod sa driver at tatlong iba pa, kasama rin ni Perez sa sasakyan ang amang si Gerardo. Pasado alas 12 na madaling araw sa kahabaan ng MacArthur Highway sa isang bahagi ng Barangay Santa Lucia, Bayan ng Mongkada, tinangka umanong mag-overtake ng driver ng van sa isang 10-wheeler truck. Pero kasalubong na pala nito ang isang pampasaherong bus. May nauna sa kanilang isa pang van. Ngayon nag-overtake yung isang van. So nakalusot yung isang van, sumunod tong isang van na sinasakyan nga nitong si EJ. Then pumasok yung isang van. Then right after ng pagpasok ng isang van, papasalubong naman ngayon yung Partas Bus.
Sa inisyal na investigasyon ng Moncada Police, tumama ang kaliwang bahagi ng bus sa driver's side ng van bago ito tuluyang kinayod. Basag halos lahat ng salamin ng van. Nasaan po yung artista noong time na yun, sir? Banda rito sa likod ng driver natin, nandito sa banda rito. Tapos ano yung position niya? Side, naka-side siya na natutulog at... Nakaligtas ang driver ng bus at truck habang sugatan ang limang kasama ni AJ Perez. Papatawa naman daw ng 30-day preventive suspension ang 48 buses ng Partas kung saan kabilang ang bus na nakabanggaan ng van ni na Perez. Ang Partas bus, aminadong malaking dagok ang posibleng suspension lalo't Semana Santa at maraming mag-uuwian sa mga probinsya. Bagamat nakikiramay raw sila sa pamilya ng nasawi, ipinagtanggol din nila ang kanilang bus driver. Malinaw raw na nasa lane ng Partas bus ang point of impact at nag-overtake ang van na sinakyan ni na Perez. Maghahain daw sila ng motion para questionin ang suspension order. Para sa unang balita, Cedric Castillo reporting. Samantala, dagsana po ang mga bakasyonista sa Baguio City. Kaya naman nagkalat na rin ang mga pulis, lalo na sa mga matataong lugar sa lungsod, para tiyakin ang kaligtasan ng publiko. May live report si Bernadette Reyes. Bernadette! Rhea, bukod sa mga pulis at civilian, may mga K-9 unit na rin na nagbibigay ng seguridad sa mga bakasyonista. Kahit nagsana ang mga tao sa bus terminal, nanatiling mahigpit ang seguridad. May K-9 na ngang katulong sa pag-inspeksyon ng mga gamit. Ang Belgian Malinois na ito may naamoy sa isa sa mga bagahe. Umupo sa tabi ng mga kahon ng K-9. Dahil hindi matukoy kung alin sa mga bagahe ang posibleng may questionableng laman, hiniwalay ang isa sa mga box. Maya-maya pa, umupo muli ang Belgian Malinois sa tabi ng isang kahon. Masusing in-inspeksyon ng mga otoridad ang laman ng box, pero walang explosive na laman kundi mga cosmetics. Maybe sir, may naamoy lang sir na content sir ng ano sir, or similarity sir sa ano, sa odor ng explosive. Kinokol namin yung may-ari sir ng baggage, then in-inspect. Sa iba pang matataong lugar tulad ng mga pasyalan, wala mang K-9, may nakapwesto ng mga top cop o tourist cop. Sinanay ang mga pulis na ito para umalalay sa mga turista. Araw-araw na ang gagawing inspeksyon sa mga matataong lugar dito sa Baguio para sa seguridad ng mga tao. Wala pa rin number coding sa mga sasakyan dito sa Baguio, kaya asahan ang traffic sa mga pangunahing lansangan. Pero sa Huwebes at Biyernes, pansamantalang isasara ang session road sa mga sasakyan para maiwasan ang matinding traffic sa lugar. Rhea, sa Thursday at Friday, ihahabaan na rin ang oras na bukas ang Baguio Cathedral para sa mga tao. Kung normal na araw, bukas lamang ito hanggang alas 7 ng gabi. Sa darating na Thursday at Friday, bubuksan ito hanggang hating gabi. Rhea? Maraming salamat. Bernadette Reyes, nagulat live mula sa Baguio City. Dalawang estudyanteng Briton patay sa pamamaril sa Florida sa Amerika. At alamin kung paano nagsimula ang love story ni na Prince William at Kate Middleton. Huwag pauli, tutok lang sa unang balita. Saya ng umaga kapag kasama ang unang hirit barkada at CDO Ulam Burger. Can afford mag-beef ngayong payday. Can afford ang saya. Scrambled itlog, i-magic log. Imudbud ang magic.